formal lang naghain ng kandidatura para sa pinakamataas na posisyon sa bansa, si Ferdinand Marcos Jr. o mas tanyag sa palayaw na BBM. Ngayong Miyerkules, October 6, nag-file ng Certificate of Candidacy si Bongbong sa Commission on Elections sa Sofitel Harbor Garden Tent sa Pasay City. Ito ang ikalawang pagsubok ni Bongbong na tumakbo sa posisyon na mas mataas sa kanyang pagkasenador. Noong 2016 elections, kumandidato si Bongbong bilang vice presidente pero nabigo siya nang manalo si Lenny Robredo. Si Bongbong ay umupong senador mula 2010 hanggang 2016 at Ilocos Norte governor mula 1998 hanggang 2007. Naging representative siya ng Ilocos Norte 2nd District mula 2007 hanggang 2010 pati noong 1992 hanggang 1995. Sa panayam niya sa media, sinabi ni Bongbong Marcos na si Pangulong Rodrigo Duterte sana ang running mate niya sa 2022 elections. "The original plan was for us to adopt the President Rodrigo Duterte for our vice presidential candidate. Pero sa mga nangyari noong nakarang Sabado, ay nagbago ang lahat ng plano," ani Bongbong. Ang tinutukoy niya ay ang pag-anunsyo ni Pangulong Duterte noong Sabado, October 2, na siya raw ay magre-retiro na sa politika matapos ang kanyang termino. Tatakbo si Bongbong sa ilalim ng Partido Federal ng Pilipinas. At sa ngayon ay wala pa raw itinalagang vice presidente ang kanyang partido. Tila bukas naman siya sa posibilidad na maging running mate si Senator Bongo na ang partido ay PDP laban function na pinamumunuan ni Energy Secretary Alfonso QC. Si Bongbong ay anak ng yumaong Pangulong Ferdinand Marcos na nanungkulan ng 21 taon mula 1965 hanggang 1986. Tinaguri ang diktador ang nakatatandang Marcos gawa ng batas militar na ipinatupad nito mula September 21, 1972 hanggang January 17, 1981. Bagamat 1981 ang official lifting ng martial law, nananatili ang presidential decrees ni Marcos hanggang 1986. Napatalsik ang diktadorya ni Marcos nang maganap ang makasaysayang AIDS Revolution o People Power noong February 1986. Inilikas naman siya ng Estados Unidos papuntang Hawaii upang makaligtas sa poot ng mga taong dumagsa sa Malacanang. Mula 1972 hanggang 1981, ayon sa 1982 na ulat ng Amnesty International, 70,000 katao ang ikinulong, 34,000 ang tinorture at 3,240 ang pinatay sa Pilipinas. So mga kaibigan, hanggang dyan lang muna ang ating showbiz usapan. Sana ay may napulot kayo, kahit kaunting kalaman. Pero bago mo tapusin ang video ito, don't forget to subscribe to our channel. Click the notification bell para lagi kayong notified sa lahat ng video na ating i-upload. Sa muli, mag-ingat tayo sa kumakalat na karamdaman. Ingat mga kababayan. Sa muli, magandang araw sa ating lahat. Maraming salamat sa inyong interest. Nagpapain pa lang. Nandito na kayong lahat. I'm holding a segun sa inyong pagdating. Maraming salamat sa inyong suporta. Maraming salamat sa inyong interest na ipinakita sa pagpunta ninyo rito. Maraming salamat. Thank you very much.